I'd like to discuss this topic about dream stealers. Bakit ko gustong i-topic itong dream stealers? Kasi alam ko lahat tayo may mga pangarap pa rin sa buhay. Whether you are very successful, whether you are middle class, whether you are beginning your business, alam ko marami sa atin dito ang may problema at may gusto pa rin makuha na mga pangarap nila sa buhay nila. Along the way, once na nangarap ka, once na may pangarap ka, once na may goal ka sa buhay, darating at darating talaga yung tinatawag natin na mga dream stealers. Yung dream stealers po kasi, ito yung mga aagaw sa'yo papunta dun sa goal mo, papunta dun sa pangarap mo, papunta dun sa pagkuha mo actually nung lahat ng gusto mong makuha sa buhay mo. There are two types of dream stealers. One is internal stealers and one is external stealers. I'd like to discuss first about the internal stealers. About the internal stealers, ito po yung tayo, internal eh. Ano ba ibig sabihin nun? Ito yung tinatawag natin na evil mind na nasa lahat po ng tao. Ano yung evil mind na nasa loob ng tao? Ito po yung tinatawag po natin na mga bad habits po natin, bad characteristic natin, bad traits po natin. Ang numero unong nagiging hadlang sa pangarap mo is hindi yung external, yung internal sa'yo. What are those? Negative thinking. Yan, internal dream stealers yan. Yung kaya ko ba talaga? Yung tanong na ganyan sa sarili mo, pinoprogram mo yung sarili mo na magduda ka. Magduda ka sa creator mo, magduda ka sa kapasidad mo, magduda ka sa talino mo, magduda ka sa sarili mo. Kaya ko ba talaga? So yan yung aagaw talaga sa'yo, papunta doon sa pangarap mo. Ito, internal dream stealers, so, takot kang sumugal sa opportunity. Takot kang mag-take ng risk. Takot kang makipag-usap sa maraming tao na pwedeng makatulong sa'yo doon sa mga susunod na project or business venture mo. Takot ka na baka maloko ka, anday mo mong kinakatakutan. Hey, tandaan po natin, our lives are designed to connect with other people. You cannot do business and you cannot do good in life if you wanted to work alone. Hindi ka yayaman dyan. Anong ibig ko sabihin? Ang ibig ko pong sabihin is that kailangan mo ng connectivity. Kailangan mo ng mga acquaintances. Kailangan mo ng friends. Kasi ang Diyos hindi siya literal. Na pag humiling ka ng 1 million, mahuhulog yung 1 million dyan. Hindi totoo yun. At hindi mangyayari yun. Kung gusto mo ng magandang kotse, hindi mahuhulog yung kotse dyan. Kung gusto mo ng magandang bahay, hindi mahuhulog yung bahay dyan. Saan ang gagaling yan? Nagpapadala lagi ang Panginoon na nasa taas ng tao. Yung tao na yan, bibigyan ka ng oportunidad. Bibigyan ka ng pagkakakitaan. Bibigyan ka ng idea. Doon nagsisimula yan eh. So once na, ayan na, sundan mo na yung intuition mo. Yung intuition natin, yung kutob natin, nandyan nakapaloob yung soul natin. Gusto ng puso natin, naku, mukhang tama yata ito. Ah. Sundan mo na yan. You have to take risk. You have to connect with other people. You have to look for opportunity kasi diyan pinapadaan ng Diyos yung pagpapala sa ibang tao. Sila yung nagiging bridge. Sila yung nagiging tulay. Ang problema kasi, masyado kang takot eh. Baka mamaya maloko ko. In the first place, wala namang maloloko sa'yo kasi nga hirap ka naman. Anong point ko? Ang point ko po is, yung mga characteristic na meron tayo internally sa sarili natin. If you want to become really successful, if you want to do good in life, you have to eliminate those things, those habits, those characteristics. Ano pa? Imbes na nagre-research ka about your business, imbes na may ginagawa ka na makakatulong sa'yo, what do you always do? You watch social media. Wala akong kilalang tao na sobrang pakilimero na talaga namang naging productive yung pang-araw-araw nila. Mind your own business. Mind your own job. Yan ang asikasuhin natin. Ang hirap kasi, cellphone na nga lang, daliri na nga lang natin ginagamit natin, hindi pa tayo namimili ng pinapanood natin. So, be productive always. Productivity comes from within. Nasa sa loob natin yan. Kung gusto natin maging productive, lahat tayo binigyan tayo ng option. Yun ang pinakamagandang traits na binigay sa atin ng Diyos. Na pwede tayong mamili. May choice ka sa buhay. Hindi totoo na wala kang choice sa buhay. Lagi kang binibigyan ng choice. Lagi kang may chance, may opportunity. Laging binibigay sa'yo yan. Ang problema kasi lagi mong pinipili yung hindi makakatulong sa'yo. Yung hindi makakapag-provide ng value sa buhay mo. Yung hindi makakapag-provide ng something na pwedeng ikasaya ng puso mo. So, kailangan be cautious about things. Kailangan maging conscious ka dyan. Uy, tama ba to? Parang 10 araw na ako nanonood ng mga Marites na story about celebrity. Isang buong araw na akong ganito. Hey, if you want to become successful in life, you have to be productive. So, kailangan may productivity. Yan yung mga internal dream stealers. And those are the reasons why most of the people, hindi nila nakukuha yung mga pangarap nila. Ito masakit. Tatanungin nila ang Diyos, bakit kaya hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha yung mga gusto ko sa buhay ko? Samantalang yung classmate ko nung elementary, yung classmate ko nung high school, successful na sila sa buhay, ang saya nila, nagtatravel sila abroad, nagagawa nila yung gusto nilang gawin, nakakapag-shopping sila, ang gaganda nang nangyayari sa
buhay nila. Ang nakikita lang kasi natin yung mga magagandang nangyari sa kanila, but you do not actually know yung in the making. Hindi mo talaga napanood kung paano nila ginawa yun. Marami rin silang sinakripisyo. Lahat ng mga naging successful na tao, financially successful na tao, maybe spiritually successful na tao, maybe physically successful na tao, o yung basta success sila doon sa napili nilang field. Everything na ginagawa nila, papunta doon sa goal nila, may sacrifices talaga. Hindi po pwedeng wala. Meron ka talagang kailangan isurrender. Meron ka talagang kailangan give up. So from this day on, you have to choose whether pupunta pa ako dito sa bad habits ko, gigising pa ba ako ng tanghali, o gigising na ako ng umaga. Ano bang gagawin ko? Makikipag-usap ba ako sa mga negative na tao, o pipili ako ng kakausapin ko yung someone na pwedeng makatulong sa akin, pwede ko mabentahan ng produkto, pwede ko maalokan ng services, o makikipag-ubusan ako ng oras sa social media na nanonood ako na wala namang kalatoy-latoy na hindi naman nakakatulong sa akin. You always have a choice. And God always give us a chance. Binibigyan tayo lagi ng oportunidad. Ang problema, pag may darating na oportunidad sa atin, sarado tayo. Hindi tayo open. Bakit? Sa iba kasi nakatuon ng isip natin, wala tayo sa focus dun sa goal natin. So those are part of internal dream stealers. Sa sarili natin talaga. Tayo talaga may kasalanan. We have to admit that. Life is made para maging abundant tayo sa buhay natin. Life is made para maging masaya tayo sa buhay natin. Life is made para maging komportable tayo. Life is made para maging kontento tayo. Life is made para maging example tayo sa maraming tao. But the problem is, kaya hindi mo nakukuha yung ganong state ng buhay mo hanggang ngayon, it is all because we have to admit, may kasalanan po talaga tayo. And what are the external dream stealers? Ang external dream stealers po, ito po yung mga nasa labas. Sila-sila po yung mga taong makakasalamuhan natin na magde-distract sa atin. For example, yung kaibigan mong lagi kang inaaya sa gimikan, yung kaibigan mong lagi kang inaaya sa chismisan, hindi kayo nagiging productive magkasama. So, aagawin niya ng oras mo. Iaalis niya ng focus mo. Iaalis niya yung desire mo para doon sa mga pangarap mo. At ipapaalala sa'yo, okay lang tayo, masaya na tayo dito eh. Those are external dream stealers. May mga ganyan na mga tao na makakasalamuha ka. Bakit ka pa magtatrabaho, mag-inom na lang tayo magdamag? Bakit ka pa magbi-business, okay na tayo sa ganitong klase ng buhay? Bakit ka pa nangangarap, eh masaya naman tayo ngayon? Those are the types of people na aagawin ka papunta sa goal mo, papunta sa pangarap mo. And believe me, hindi galing sa Diyos yun. May pinadaan sa'yo na tamang tao at may dumarating naman sa'yo na mali kasi dun kumukonekta yung mindset mo eh, yung utak mo. Ano pa yung mga external dream stealers? Ito nababanggit ko na kanina. Yung mga napapanood natin o nakikita ng mata natin na maglilihis sa atin, pakalas doon sa pangarap natin. Anong tipo yan? Pipili ka, dalawang bagay. Magpupuyat ba ako? Gagawin ko ba itong negosyo na to? Gagawa ba ako ng sales presentation? Or, pupunta na lang ako sa tropa, tambay muna ako saglit. Yung mga ganyan, ililihis ka niyan. Iaalis niyan yung focus mo papunta sa pangarap mo. What else? Yung kaakit-akit sa panimula. Yung nasa bandang huli ang pagsisisi ng mga bagay. Kagaya ng mga pagbili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan pero nakakabawa sa savings mo. Ililihis ka niyan sa pangarap mo. Bakit? Eh kasi may pinag-iipunan ka sanang negosyo eh. May gusto ka sanang idagdag eh. Ang problema, nauna yung shopping. Nauna yung mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ano pa? Yung mga umuubos ng oras natin na sobra-sobra na. For example, hindi natin na ma-manage yung oras natin dahil 12 hours na tayo nakatutok sa cellphone. Walang katuturan eh. Imbis na nakakapanood tayo ng mga palabas sa social media or makakatuon tayo palabas sa TV whenever we scroll our cellphone na nakakatulong sa atin eh. Yung iba naman entertaining naman, kagaya po ako. Ako talaga fan ako ng Bex Battalion. Okay lang naman yun kasi tuwing papanoorin ko sila, nag-i-enjoy ako, masaya lang ako. Chill lang. Pag may stress ka, tatanggalin nila yung problema mo. Yung mga ganun, okay lang na content yun. Pero yung mga marites, yung mga hindi makakatulong, medyo lubay-lubayan muna natin. What else pa ba? Mga gastos na hindi naman kailangan, yung mga ganyan. So, base dun sa sinabi ko po sa inyo, ma-assess nyo na ngayon eh. Ngayon pa lang makakapag-internalize na kayo. Siguro yung sinasabi nito ni Sir RDR, may punto siya. Oo nga naman. Hindi ka ba nagtataka? Hanggang ngayon, hirap na hirap kang kunin yung pangarap mo sa buhay, lalo na kung may edad ka na. Bakit naman yung iba nagagawa nila at nakukuha nila? Kasi may ginawa silang something, may sinacrifice sila eh. Along the way, may give up sila. Nag-work hard sila. Hindi yung play now, pay later. Marami kasi yan eh. So sana may napulot po kayo dun sa maiksing binanggit ko po sa inyo. Thank you so much.